Hello everyone! Welcome back to our channel! Today's video po is unboxing na binili ko po sa Shopee. So, first time ko pong bumili sa Shopee. 4 days siya bago na-deliver dito sa akin yung item na to. So, ito siya. Bubuksan ko na siya. Tinti packaging pala niya. Ang nag-deliver sa kanya is ni Javan. So, ang damen niya, ang nabili ko. Ano ka, bubble wrap pa siya. So, kailangan natin ng gunting. Wala akong gunting, kaya kakamayin na lang natin. Actually, excited din ako kasi first time ko ang bumili sa Shopee. And napansin ko kasi dun sa Shopee is mas mura siya kaysa dun sa online shop na pinagbibilan ko. So, syempre, ang laman nito is gamit sa makeup. For beginners to, mas maganda to for beginners. Try ko. Hirap yung buksan. Parang ayaw niya ipabukas. So, yung mga price po nitong mga binili ko is lalagay ko na lang sa description kasi nakalimutan ko kung magkano. So, ito, false eyelashes. Ito, nagandahan lang ako. Tsaka, ang mura kasi niya. Tapos, 10 pieces siya. 10 pieces ang nakalagay dun eh. So, bubuksan ko siya. Ito ay number 219. And yung binilan ko nito sa Shopee, ilalagay ko na lang din sa description yung pangalan nung binilang ko nitong ano, mga items na to. So, ito siya. So, ano masasabi niyo po? So, ako, ang masasabi ko lang dito sa false eyelashes na to is medyo manipis siya doon kaysa sa nabibili kong mga false eyelashes or doon sa ginagamit kong eyelashes nitong mga makeup tutorial ko and makeup videos ko. And teka, tanggalin ko siya sa kahon. Ah, nakadikit. So, paano ko siya tatanggalin? Nakadikit siya pala sa likod. Ayan, ang lambot niya. Nakakatakot siyang kuhanin. So, para siyang sinulid. Ayan. So, ayan siya. Ganyan siya kanipis. Siguro pagka ginamit ko to halos hindi to makikita. Ayan. Pagka ginamit siya, parang hindi siya makikita. O, siguro pagka simplihan lang magagamit. So, ayun. And yung sumunod ko pong binili is ito. Pinaka-importante ito sa paglalagay ng liquid foundation. Eh. So, marami na kasi akong ganito. And first time kong bumili sa Shopee nito and unbranded siya. Ang napansin ko sa kanya is malambot siya. Parang mas malambot pa siya dun sa isa kong... So, marumi na. Papakita ko ha. Ito, medyo matigas kasi itong ginagamit ko na to eh. Kahit basain ko siya, hindi na siya nag-expand. Ganon. Masaya ako sa beauty blender na to. Ang lambot-lambot niya. Ang sarap niyang idampi sa muka. So, siguro, tatry ko to pagka naglagay ako ng liquid foundation. And, tatry ko siyang basain kung mag-expand siya. Pero, gusto ko yung size niya. Yan. And, gusto ko yung color niya kasi kahit magkaroon siya ng liquid foundation or malagyan siya ng liquid foundation, hindi siya ganun kamesi tingnan or hindi siya ganun karuming tingnan. Kasi yung iba kong beauty blender is color blue, color green. So, pagka nalagyan siya ng liquid foundation, ang dumi na niyang tingnan. So, ito is, ang cute ng kulay niya is orange. Ang cute niya, ang lambot niya. And, ang huli, so, tatlong items lang kasi ang binili ko dahil first time ko lang bumili sa Shopee. Tinignan ko lang kung gaano katagal. Kung gaano katagal siya madedeliver. And kung meron bang mga items na sulit. Mura kasi sa Shopee. So, ito ang binili ko. Zoeva brushes. So, ito is, it sells 300 pesos lang yata, 300 plus pesos.
ang kasama niya is isang pouch na kulay dark brown. And yung zipper niya is color rose gold. And mukha naman siyang maayos tingnan. Tapos ang laman niya, set of brushes, naka-plastic siya. And bubuksan ito naman. Tingnan natin kung sulit ba ang 300 plus pesos dito sa set ng brush na ito. 15 pieces siya. So, ayan. Kaya pala ako nag-order sa Shopee nitong brush na to. Naghahanap kasi ako ng murang brush na pwede kong i-recommend sa mga makeup, sa mga nagme-makeup na mga beginners. So, ito, nag-try ako ng brush na to. So, maganda kasi yung reviews nito dun sa Shopee. Meron kasi siyang 5 star and maraming nagsasabi dun na maganda daw yung brush na to. Kaya, titingnan natin kung maire-recommend ko to sa mga beginners. So, ilalagay ko na lang sa description yung mga kasama nung brushes na to. Kung para, kung saan siya ginagamit. So, ito ang packaging niya. Naka-plastic itong hawakan. Yung regular plastic lang. And, meron siyang plastic na ganito na pwede mo siyang hindi na lang tanggalin. Pwede rin siyang cover mo pagkatapos mong gamitin. Tanggalin mo siyang ganun. And, papasok mo lang ulit. May cover na siya. So, importante po ang cover dito sa makeup brushes. So, ito. Ito pong fan brushes na to is ginagamit pang highlights. Ito, sa nose. So, ayan. Masyang maganda kasi malambot siya. Teka, try ko nga. So, tatry natin siyang gamitin pang highlights. Lapit po ako para makita ninyo. Well, malambot siya. Pwede na siya. Pwede na siya. Maganda siyang ipang-apply. Malambot. Hindi siya matigas. Kasi may mga brushes na matigas. Pagka ginamit mo, para kang gumagamit ng brush ng to. Katulad nitong brush ko na to, ang tigas-tigas yung liquid. Yung pang-liquid foundation, hindi ko to nagagamit eh. Sobrang tigas niya. So, ito malambot siya. And yung amoy niya, siguro para siyang amoy pandikit. And ito naman. So, yung katulad ng pinakita ko, ito siya. Ayan, malambot po siya. So, try din natin to sa liquid foundation. May laban te. So, maganda din siyang gamitin. Malambot siya. Malambot. So, may laban siyang gamitin, mga te. Pwede to. Na-excite naman akong gamitin. So, ayan, puro siya plastic eh. Parang yung kaibigan mong plastic. So, ayan. Ito naman yung pang powder foundation. Malambot siya, mga te. Ang ganda niya. So, check ko to. Check ko to isa-isa. Ay. So, ayun. Next video ko, ito gagamitin kong brushes. So, ayun, guys. Ito yung unang pagbili ko sa Shopee. And, ang hindi ko lang bet is itong false eyelashes kasi sobrang lambot niya. Para siyang sinulid. Hindi ko alam kung paano ko siya ididikit sa aking pilik mata. And para siya kasing mapuputol or pero tatry ko to kung may laban din tong ano na to, false eyelashes. Baka makuha to sa pandikit. Itong beauty blender, maganda siya. So, kung naghahanap kayo ng beauty blender na maganda, eto. Pwede na to for beginners, guys. Hindi nyo kailangan gumastos ng mahal na beauty blender. Tingin ko maganda to. And sa brushes,
for 300 plus pesos, tingin ko sulit to mga te. Pwede to sa beginners te. Ito, marirecommend ko to sa inyo. Ang ganda-ganda niya, ang lambot niya. And siguro dahil bago siya, medyo may amoy lang siya, pero matitake niyo naman yung amoy. Hindi naman siya ganun kasobrang baho na amoy pintura, ganun, hindi. So, iyon. And may kasama pa siyang pouch para dito sa mga brushes. So, that's it guys. And gusto ko lang talaga i-share tong unang pagbili ko na to sa Shopee. Yung mga products na nabili ko na to is itatry ko to or i-review ko ulit to sa susunod kong video or gagamitin ko yung brush na to sa susunod kong video. So, salamat po sa panonood guys and yun lamang po, sana nag-enjoy kayo. And kung di pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo para updated po kayo sa mga video kong ganito. So, yun lamang po. Thank you and see you on my next video. Bye-bye!